Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Bilang abogado, nanumpa akong susunod ako sa batas. Kasama sa batas ang mga pasya ng Korte Suprema na siyang nag-iinterpret o naglilinaw sa kung ano ba ang sinasaad ng ating mga batas. Batasception, kumbaga. Kaya kailangan kong sumunod sa pasya sa kaso ng regala at iba pang mga abogado, mga partner ng Akralo, laban sa Sandigan Bayan. Sang-ayon ako sa pasya ng korte dahil may mga lehitimong dahilan para sa pribilehiyo sa lihim ng abogado at kliyente. Para na rin yan yung relasyon ng doktor sa kanyang pasyente o ng psychologist sa kanyang pasyente o kliyente. Sang-ayon ako sa kataas-taasang hukuman, Korte Suprema, na hindi maaaring tibagin ng fishing expedition ang pribilehiyo. Sang-ayon ako kay Mahistrado Vitug na dapat dumepende ang prosekusyon, ang republika ang pamahalaan, sa lakas ng patunay nito, sa halip na piliting umamin ang kabilang panig. Pero sang-ayon din ako kay Mahistrado Davide na hindi dapat gamitin ang pribilehiyo, ang lihim, para gumawa ng krimen at pandaraya. Kaya, sang-ayon ako kay Mahistrado Puno na dapat patunayan muna ng sino mang umaasa sa pribilehiyo, sa lihim. Patunayan muna niya na sakop nga siya nito. Sang-ayon ako na may mga lehitimong dahilan para gumamit ng mga namini ang isyong pinakaugat ng kasong ito. Hello! Bumibili ako at nagbebenta ng mga sosyo para sa akin sa, muli may nagsasabi ba niyan? Palitan? Walang nagsasabi nun para isali ng stock exchange. Nakarinig na ba kayo ng Pinoy na palitan? Kung hindi pwede ang namini, paano na ang mga kapwa kong abogado sa pribadong sektor? Paano na kung mawawala yon, tapos mapapalitan pa sila ng AI? Di umano. At sang-ayon ako sa tuntunin ng SEC na dahil maaaring maabuso ang paggamit ng nominee, dapat iulat sa kanila kung sino ang prinsipal sa tamang panahon. Legal ang pagbubuo ng mga korporasyon gamit ang mga nominee. Pero hindi yan legal kung para sa layuning labag sa batas. Dahil sa presumption of regularity, na kung wala ay titigil ang economy, naks, poet. Dahil sa presumption of regularity, na kung wala ay titigil ang ekonomiya ng bansa, dahil wala nang bubuo ng mga negosyo kung ganun. Dahil sa presumption of regularity, kailangang ituring na legal ang pagbubuo ng isang korporasyon. Pero dapat mabigyan ng pagkakataon ng sino mang nagsasabing
labag sa batas ang layunin ng isang korporasyon. Bigyan dapat siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sinasabi. Hindi dapat magamit ang pribilehiyo, ang lihim ng abogado at kliyente para sa mga layuning labag sa batas. Kaya, tara, pagkasunduin natin ang mga tila magkakasalungat na puntong yan. Ito ang aking panukala, proposal. Ito dapat ang framework, ang balangkas. Unang tanong, anong klaseng impormasyon ba ang tinutukoy sa kaso? Kung komunikasyon yan ng abogado at kliyente, sakop yan ang pribilehiyo, ng lihim, maliban na lang kung sakop siya ng mga exception. Halimbawa, para gumawa ng krimen o pandaraya, in furtherance of a crime or fraud. Kung pangalan naman ng kliyente ang issue, hindi yan sakop ng pribilehiyo, general rule. Pero may exceptions. Kaya ang pangalawang tanong, sakop ba ang pangalan ng kliyente ng exception? Kung hindi, dapat na ibunyag ang pangalan ng kliyente. Kung oo, sakop yan ang pribilehiyo. Lihim yan. Pero general rule lang yan. May exceptions din. Lihim yan, maliban na lang kung sakop ang pangalan ng exception sa pribilehiyo. Sa lihim. Yun ang huling tanong. Sakop ba ang kaso ng exception sa pribilehiyo? Muli halimbawa niyan kung para gumawa ng krimen o pandaraya, third level of analysis yon. Mas malalim. Iba yan doon sa missing link para mahatulang nagkasala ng krimen ang isang tao. Second level of analysis naman yon. Kung sakop ba ang pangalan ng kliyente sa exception sa general rule na hindi yan lihim. Para sa pangalawang level o antas ng pagsusuri, level of analysis, dapat may patunay. Maaari ang iharap sa hukom sa isang in-camera at ex parte hearing. Sa tanggapan ng hukom, isang partido lang. Yung nagsasabi lang na exception ang kaso sa general rule na hindi lihim ang pangalan ng kliyente. Yang balangkas na yan, ang general rule tuwing pag-uusapan ang relasyon ng abogado at kliyente. May exception. Kapag nominee ang abogado sa isang korporasyon, espesipikong sitwasyon yan, tiyak. Kung ganon, dapat iulat sa SEC kung sino ang tunay na may-ari sa tamang panahon. At dahil inuulat yan sa SEC, public record na yan. Hindi na kailangan pa na talakayin ang balangkas kung privileged ba o sakop ng pribilehiyo ang pangalan ng kliyente. O diba, napagkasundo na lahat ng aral natin ngayon? Pero kailangan nating antayin ang tamang kaso para ipanukala yan sa Korte Suprema. Ang basehan ay ang pasya sa kaso ng regala at iba pa laban sa Sandigan Bayan, ang mga opinyon ni na Mahistrado Davide, Puno at Vitug, at mga tuntunin ng SEC. Yan ang mga ipupunto nating basehan kung balang araw umabot na naman sa Korte Suprema ang katulad na issue. O siguro, pag gumawa na ang Korte Suprema ng bagong tuntunin tungkol sa pribilehiyo. Hindi naman kailangan ng kaso para gawin yon. Pero mukhang malayo pa yan. 2019 lang ang tuntunin tungkol sa patunay.
2023 ang SIPRA. Wow! Pang PLJ pala itong video na ito. O ALJ. O IBP Journal. Walang magbabasa kung pinasa ko doon. Mga sinulat ko nga para sa PLJ. Hanggang ngayon wala akong kopya eh. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-GArts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.